ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipalagay nating may kaibigan ang isa sa inyo at pinuntahan mo siya sa hating gabi," at sinabi, "Kaibigan, pahiram nga ng 3 pirasong tinapay dahil kararating lang mula sa biyahe ng isa kong kaibigan at wala akong maihain sa kanya. At sasagutin ka siguro ng nasa loob, 'Huwag mo na akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng mga bata. Hindi na ako maaaring tumayo para bigyan ka. Sinasabi ko sa inyo, kung hindi man siya bumangon para magbigay dahil sa pakikipagkaibigan, babangon pa rin siya at ibibigay sa iyo ang lahat mong kailangan dahil sa pagpupumilit sa kanya. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi at kayo'y bibigyan, maghanap at matatagpuan ninyo, kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Talagang ang tumatanggap ang humihingi, nakatatagpo ang mga naghahanap at pinagbubuksan ang kumakatok. Sino sa inyo ang amang magbibigay ng ahas sa kanyang anak kung isda at hindi ahas ang hinihingi nito? Sino ang magbibigay ng alakdan kung itlog ang hinihingi? Kaya kung kayo mang masasamay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang Ama mula sa langit? Tiyak na ibibigay niya ang banal na espiritu sa mga hihingi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kaya kung kayo mang masasamay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang Ama mula sa langit? Tiyak na ibibigay niya ang banal na espiritu sa mga hihingi sa kanya. Hindi nangaral si Jesus bilang guro na malayo sa katotohanan. Pamilyar siya sa mga karaniwang pangyayari sa kanyang paligid. Alam niya ang ikot at takbo ng buhay ng mga kababayan niyang Hudyo. Para sa kanila, mahalaga ang pagtutulungan lalo na sa panahon ng kagipitan. Ginamit ni Jesus ang kwentong ito tungkol sa isang taganayon na walang maipakain sa kaibigan niyang mula sa mahabang paglalakbay. Hindi siya nagdalawang isip na humingi ng tulong sa kanyang kapitbahay, bagamat ating gabi na. Bagamat hindi gusto ng kapitbahay na maabala ang kanyang pagtulog at mabulahaw ang buo niyang pamilya, mapipilitan siyang bumangon at magbahagi ng tinapay dahil sa kanilang pagkakaibigan. May kababaang loob ang kapitbahay na nangangailangan ng lumapit siya sa kapitbahay kahit hating gabi na. Sa bahagi ng kapitbahay na nagbigay ng tulong, mababanaag sa kanya ang pagmamalasakit ng damayan niya ang kapitbahay niyang nangangailangan. Kung ang magandang kaloobang tulad nito ay makikita sa tao, tinitiyak ni Jesus na higit pa rito ang maaaring ipagkaloob sa atin ng Diyos sa takdang panahon. Pagsasagawa. Handa ba tayong tumanggap sa tugon ng Diyos kung sasabihin niyang, "Hintay muna, hindi, o di kaya'y may ibibigay ako sa iyong higit na mabuti"?